Kung ikaw ay isang fan ng mga Korean celebrities, malamang ay narinig mo na ang pinakamalaking skandal sa mundo ng K-pop, kung saan ilan sa mga sikat na K-pop idol, celebrities, pati na ang mga police official ay kabilang sa mga nakakilabot na kalalakihan na nambiktima ng mga walang kalaban-laban na kababaihan at ibinibenta pa nga nila ang mga ito sa mga makapangyarihang tao sa kailang bansa. Tara at samahan nyo kung alamin ang isa na namang controversial na kaso na nangyari sa bansang Korea, ang The Burning Sun Case. Miles Crime Story. Hello everyone, ako si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel, isinasalaysay ko ang mga true crime stories na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Noong ika-23 ng Pebrero taong 2018, isang high-class nightclub ang ibinukas sa Gamnang-gu, Seoul, South Korea. Sa club na ito, madalas may nagaganap na mga concert o fan meeting. Para sa isang fan, malaki nga ang tsansa na makita nila ang kanilang iniidolo sa personal, kaya naman talagang pinipilahan ito lalo na kapag weekends. Sa una, mukha lamang itong normal na nightclub, pero kung ikaw ay isa sa mayayamang customer sa club na ito, o tinatawag din na VIP, meron silang handog na special na menu para sa iyo. Dahil ang nightclub pa lang ito ay walang pinagkaiba sa lugar ng prostitusyon, pero mas malala pa rito ang mga ibinebenta nilang kababaihan na madalas galing lang din sa mga kababaihang customer na nasabing club. Binebenta nila ang mga ito kapag lasing na at wala ng laban. Dinadala nila ito sa mga VIP na siyang gagawa ng sexual na pag-atake sa mga biktima. Pero sa kabila ng mga nangyayari dito, wala man lamang naglalakas loob na magsumbong sa pulisya hanggang sa dumating nga ika-28 ng Enero taong 2019, kung saan ang isang lokal na broadcaster ng malaking channel sa South Korea sa MBC ay nagulat sa kanilang primetime news desk program tungkol sa isang kaso ng assault sa nasabing nightclub 2 buwan na ang nakakalipas. Ayon sa ulat na isang lalaki na nagangalang Kim Sang-kyo na nasa late 20s na pumunta nga sa Burning Sun Club noong Nobyembre taong 2018. Habang nasa kalagitnaan daw siya ng party, napansin niya raw ang isang babae na lasing at tila humihingi ng tulong habang daladala na ibang kalalakihan. Sinabi niya naman ito sa mga staff sa club, pero imbis na makinig sa kanyang sinasabi, agad naman siyang hinila ng mga ito palabas ng club kung saan siya tinulak, sinampal, sinipa ng mga empleyado at bouncer sa nasabing club. Agad namang tumawag si Kim sa pulisya at inireport ang pangyayari na ito. Ngunit nang dumating naman ang mga otoridad, nadismaya siya dahil siya ang hinahawakan ng mga ito sa magkabila ang kamay na parang siya pa ang gumawa ng pag-atake at hindi man lamang inalam ng mga pulis ang totoong nangyari ng gabing iyon. Ayon kay Kim, hindi man lamang nakinig ang mga pulis sa mga sasabihin niya at sinaktan pa siya ng mga ito habang nasa proseso ng pag-aresto sa kanya hanggang sa makarating nga sila sa istasyon ng pulisya. Mariin namang itinanggi ng pulisya ang mga pahayag na ito ni Kim sa mga oras na iyon. Ngunit matapos ang ilang linggo, nakita sa isang black box at CCTV footage ang mga ebidensya sa pahayag ni Kim kung saan nga siya ay ginamitan ng labis na puwersa ng mga pulis nang siya ay hinuli. Matapos din ito, si Kim ay nag-post sa social media na isang footage ng CCTV sa loob na nasabing club na nagpapakita na isang babaeng mukhang lasing na lasing at hinahatak sa kanyang buhok ng lalaking security guard patungo sa isang VIP room. Humihingi ito ng tulong sa iba pang staff sa nasabing club pero walang pumapansin sa kanya. Mula nga nang lumabas ang nasabing footage, nagsimula na rin ibahagi ng iba pang mga kababaihan ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob na nasabing club. Dito na nga nagsimula ang isang mahabang imbestigasyon sa napakasikat na nightclub
pati na rin sa mga sikat at malalaking tao sa likod nito. Magkakasunod na impormasyon ang natanggap sa news outlet mula sa iba't ibang biktima, katulad na lamang ng isang babae na sinabing siya ay hinalay ng isang lalaki galing sa Thailand na nakilala niya lamang sa Burning Sun Club. Nang matapos niya raw inumin ang whiskey na ibinigay sa kanya ng lalaki, ay nawala na nga siya ng malay at pagkagising niya, nasa kakaibang kwarto na siya ng isang hotel at nakaibabaw na nga sa kanya ang naturang lalaki. Sinubukan niya naman raw na manglaban pero sobrang lakas ng lalaki. Nagmamakaawa siya rito na itigil na ang ginagawa ngunit hindi nga ito nakikinig sa kanya. Pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, agad naman siyang pumunta sa pulisya upang i-report ang insidente. Sinabi niya sa mga otoridad na pinaghihinalaan niya na siya ay ginamitan na ipinagbabawal na gamot ng nasabing lalaki. Mataas daw kasi ang kanyang alcohol tolerance kaya duda siyang malalasing siya kaagad dahil ilang baso pa lamang ng whiskey ang kanyang iniinom. Isa pang babae ang nagpadala ng kanyang karanasan. Sinabi naman ito, nakusa naman siyang sumama sa bahay ng isang club staff matapos mag-party noong nakaraang summer at doon uminom siya ng beer bago makatulog. Pero nang magising na siya, laking gulat niya na hinahalay na nga siya ng ibang lalaki at hindi ito ang lalaking sinamahan niya matapos na mag-party. Mas dumami pa nga ang mga kababaihan na lumapit at nagsasabing mayroon silang mga katulad na karanasan matapos ngang pumunta sa Burning Sun Club. May mga hinala na ang mga babaeng ito na ginamitan sila ng mga ipinagbabawal na gamot na tinatawag ding GHB, isang date rape drug. Ngunit mahirap itong mapatunayan dahil ang nasabing gamot na ito ay mabilis mawala sa sistema ng katawan at hindi ito makikita sa isang drug test makalipas lamang ang ilang oras pagkatapos ng pagkonsumo nito. May mga babae pang nagsabing pinipilit sila makipag-selfie sa mga lalaking humalay sa kanila para palabasin na ginusto nila ang nasabing pakikipagtalik at hindi ito pangahalay. Isang dating VIP guest din ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa mga media na nagsabing nakatanggap siya ng mga mensahe mula sa mga staff ng nasabing club. Sinabi ng mga ito na may isang babae na nakainom na ng alak na may GHB ang naghihintay sa kanya kaya kailangan niya na raw bilisan at pumunta sa Burning Sun Club. Nakatanggap din daw siya ng mga larawan at video ng hubad na katawan ng dalaga na tila kinuha ng walang pahintulot. Maraming beses din daw itong ginagawa ng mga club staff sa iba't ibang babaeng nabibiktima nila. Kasunod nito, isa pang security guard na nagtrabaho sa loob ng 3 buwan sa naturang club ang nagbunyag din na madalas niyang masaksihan ang mga VIP guests na mukhang mga hayna dahil nga sa paggamit na ipinagbabawal na gamot. Pinatotohanan naman ito na isa pang dating guard sa club na naglakas din ng loob na magpahayag ng kanyang nalalaman. Sinabi niya rin na ang iba pa raw ay ginagamit ang CR para sa PWD at pagkalabas nga nila roon ay halatang gumamit nga sila na ipinagbabawal na gamot. Ang mas nakakabigla pa rito ay ang nagsusupply daw ng mga ito ay ang mismong MD o marketing director ng club, particular na sa mga foreign guests. Ito na nga ang nag-udyok sa buong ahensya ng Metropolitan Police sa Gangnam District na palawakin ang kanilang imbestigasyon sa club. Dito na rin nagsimula na gumawa ng mga headlines ang Burning Sun Club scandal na gumulat hindi lamang sa bansang South Korea kundi pati na rin sa buong mundo. 3 linggo matapos ang paunang ulat ng MBC, sinalakay na ng mga kapulisan ang naturang club. Gayon din, isinama na sa imbestigasyon ang Yoksham Station Gang ng Police kung nasaan nakaistasyon ang mga humuli kay Mr. Kim upang malaman kung may sabwatan nga ba sa pagitan ng mga lokal na otoridad at sa Burning Sun Club. Isang babaeng nagngangalang Anna na nakilala bilang isang marketing director sa club ay inimbestigahan para sa illegal na pamamahagi ng mga ipinagbabawal na gamot sa mga foreign VIP guests ng club.
natuklasan ng mga pulis ang maraming puting pulbos na napatunayan ngang mga ipinagbabawal na gamot sa kanyang tahanan. Kaya't agad na nga siyang hinuli at kalaunan, siya ang kauna-unahang taong nakulong na may kinalaman sa Burning Sun case. Ang mga CEO ng club na sina Lee Moon-ho at Lee Sun-yun ay inimbestigahan din ng kapulisan. Itinanggi naman ni Lee Moon-ho ang akusasyon ng paggamit at pagbabahagi ng mga ipinagbabawal na gamot sa nasabing club. Sumailalim rin siya sa 3 rounds ng pagtatanong at sa panahong iyon, nakuha ng mga pulis ang strand ng kanyang buhok at pinasuri ito sa mga eksperto. Agad namang lumabas ang resulta at nagpapatunay ngang positibo nga ito. Dahil sa napakaraming aligasyon ng iba't ibang krimen sa Burning Sun Club, katulad ng prostitusyon, pagbebenta ng ipinagbabawal na kamot at korupsyon ng pulisya, tuluyan nang isinara ang club no 16 ng Pebrero taong 2019. Isang taon lang ang nakalipas matapos magsimula ang operasyon nito. Matapos nito, tiningnan na rin ng mga pulis ang pagkakadawit na isang tanyag na K-pop idol na kabilang sa grupong Big Bang na nakilala sa pangalang Sungri. Si Sungri ay isa sa 7 in-house directors ng club bago siya mag-resign noong Enero taong 2019. Siya ay binansagan bilang The Great Gatsby ng South Korea dahil na rin sa dalas nitong magsagawa ng mga magarbong party sa Burning Sun Club. Pero mariin naman niyang itinatanggi ang pagkakasangkot niya sa club operation at sinabi ring bihira lang daw siyang pumunta sa nasabing club. Tinanong din siya para sa iba pang mga paratang na may kinalaman sa issue. Noong 26 ng Pebrero taong 2019, iniulat ng isa pang malaking channel sa South Korea sa SBS ang mga hinala na si Sungri ang nagpo-proseso ng prostitusyon ng mga kababaihan para sa kanilang mga foreign investor na nagsimula pa noong Disyembre taong 2015. At ang lahat ng transaksyon ay nagaganap sa isang mobile messaging application chatroom kung saan may iba pang mga kilalang tao ang kasali. Sa nasabing ulat, ipinakita ang ilang bahagi ng mga screenshots ng group chat na naglalaman ng malalaswang salita, videos at mga larawan. Nakita rin sa chatroom na ito na noong 6 ng Disyembre taong 2015, si Sungri ay nakikipag-usap sa mga tao na nauugnay sa isang kumpanya na nagngangalang Yuri Holdings, isang shareholder Burning Sun Club, at inaalok ang mga ito na magbibigay ng kababaihan sa kanila. Napag-alaman din sa investigasyon na si Sungri pala ay isa ring co-founder ng kumpanyang nabanggit. Sa isa pang chat, makikita na inuutusan niya pa ang isang lalaki na may apelyedong Kim na dalhin ang mga babae sa Arena VIP room para sa isang grupo ng foreign investors. Sinabi niya pa kay Kim na dapat ang dalhin niyang mga babae ay hindi mga conservative at madaling sasama sa mga lalaking ito sa kanilang mga hotel room. Samantala, ang YG Entertainment kung saan kabilang si Sungri ay pinabulaanan ang mga akusasyon laban sa kanilang talent. Sinabi nila na ang pag-uusap sa chatroom na iyon ay gawa-gawa lamang. Nagbanta pa nga ang kumpanya na magsasagawa sila ng legal na aksyon laban sa mga media outlets na nagpapakalat ng fake news. Kinumpirma ng Anti-Corruption and Civil Rights Commission na totoo ang mga nilalaman na nasabing chatroom at hindi ito gawa-gawa lamang. Matapos naman ito, humingi naman ng paumanhin si Sungri sa isang press conference sa pagdudulot ng issue. Sinabi niya rin na siya ay makikipagtulungan sa mga pulis at handa rin sumailalim sa isang drug test. Hindi nagtagal, si Sungri ang naging public face ng Burning Sun scandal dahil na rin siya ay isang high-profile celebrity. Kasunod nito, kinansela niya ang lahat ng concert pati na ang kanyang naka-schedule na global tour. Makalipas ang ilang linggo, si Sungri ay naakusahan sa mga singil sa pagsusupply ng mga bayarang babae. Napag-alaman na ilan sa mga babaeng ibinubugaw nito ay totoo namang nagsasagawa talaga ng mga sexual na serbisyo para sa pera, pero ang ilan sa kanila ay mga minor de edad pa lamang.
Pagkatapos, muli naman naglabas ng ulat ang SBS at sinabing may iba pang mga sikat na K-pop singer na kabilang sa nasabing chatroom. Isa sa mga ito ay si Jung Junyoung na sa mga panhong iyon ay nasa gitna rin ng kasikatan bilang singer. Napag-alaman na siya ang nagbabahagi ng mga malalaswang video sa chatroom na kinuha niya ng walang pahintulot. 10 babae ang napatunayang naging biktima ni Junyoung. Agad naman siyang sinampahan ng kasong illegal hidden camera filming. Humingi rin ng paumanhin si Junyoung sa pamamagitan ng isang liham na inamin ang lahat ng kanyang mga krimen. Kasunod nito, nagpahayag naman si Sungri ng kanyang pagre-retiro mula sa entertainment industry sa pamamagitan ng isang Instagram post. Si Sungri at Junyoung ay parehong inalis ng kani-kanilang agency matapos mapatunayan ang kanilang mga krimen. Noong 15 ng Marso taong 2019, pinangalanan na rin ang iba pang K-pop idol na kasali sa chatroom. At ito nga ay si Nayeon Junyoung ng grupong Highlight at Choi Junghon ng grupong FT Island. Agad namang umalis ng bandang FT Island si Junhon na sila ay mga kasali sa nasabing chatroom. Isa pang K-pop idol na si Lee Junyoon ng grupong CNBLUE ang umamin din sa pakikilahok nito sa nasabing chatroom. Pagkatapos nito, ang pinuno ng Korean National Police Agency ay nagsagawa na rin ng internal investigation para sa katiwalian ng mga pulisya dahil sa kumakalat na issue ng pagtatakip ng mga pulis sa mga kasalanan ng mga sikat na celebrities na ito. Natuklasan rin nila na napakatagal nang nangyayari at napakarami ng korupsyon na ginawa ang mga gang ng pulis katulad na lang ng pagbura ng mga DUI incident ng mga sikat na artista at iba pang mga celebrities. Nalaman din nila na marami nang naihain na reklamo laban sa Burning Sun Club. Pero nagbulag-bulagan lamang ang mga opisyal dito. Ang mas nakababahala pa, napatunayan din nilang dinidispatcha ng mga opisyal ang mga ebidensyang binibigay sa kanila ng mga nagre-reklamo laban sa nasabing club. Natuklasan din nila na may lihim na kasunduan ang mga kapulisan at ang Burning Sun Club, kaya tumagal ang katiwaliang nangyayari sa establishmentong ito. Sa tuwing may nagre-report sa kanilang istasyon, kinakailangan pa nilang ipaalam sa may-ari ng club bago pa sila pumunta roon. Dahil dito, ang kaso ay tuluyan nang nakarating sa pinakamataas na otoridad ng bansang South Korea. Ang kanilang pangulo ay personal namang inutusan ang mas masusing pagsisiyasat sa kasong ito. Ang mga pulis na sangkot dito ay agad namang dinisiplina at napatawa ng parusa sa kanilang katiwalian. Pero ang dalawang pinaka-high profile na pulis na may kinalaman sa kasong ito ay naabswelto sa paglilitis. Ang co-CEO ng Burning Sun Club na si Lee Sun-yeon ay nagpatotoo rin na sinuhulan niya nga ang dating police senior officer na si Kang. Ngunit ang isang taong sentensya sa bilangguan ni Kang ay naibasura rin dahil sa kakulangan na ebidensya. Gayon din, ang senior official na si Yoon Gyu-yen na naaresto rin dahil sa mga aligasyon ng panunuhol at pakikipagsabwatan sa Burning Sun Club at para sa iba pang kaso. Pero hindi naman nagtagal ay naibasura rin ang mga ito. Samantala, ang K-pop idol na si Jun Junyoung ay nasentensyahan ng 6 taon na pagkakabilanggo. Pero naibaba pa ito sa 5 taon. Si Sungri naman ay nahatulan ng 3 taong pagkakabilanggo para sa 9 na kaso. Pero kalaunan, nabawasan ng kalahati ang kanyang sentensya at tuluyan na nga itong nakalaya noong Pebrero taong 2023. Ang co-CEO naman ng Burning Sun na si Lee Moon-ho ay hinatulan na 1 taon na pagkakabilanggo dahil sa palagiang paggamit na ipinagbabawal na gamot. Si Yoon In-suk na kasosyo sa negosyo ni Sungri ay hinatulan naman ng 3 taong probation matapos aminin na nagbibigay siya ng mga bayarang babae sa mga potensyal na Japanese investor. Bukod sa mga nabanggit na katiwalian sa nasabing club, napag-alaman na ang kaso ay nauugnay din sa mas malawakang panghanay ng iba pang mga krimen, kabilang ang tax evasion, drug-related offenses at iba pa.
Maari din daw na may kinalaman ito sa ilang pang kaso katulad ng mga malalaswang iskandal na isang dating Vice Justice Minister na si Kim Hak-uy na may aligasyon ng pangahalay ng iba't ibang kababaihan, pati na rin ang kaso ng pagpapatiwakal ng isang Korean actress na si Jang Jae-yoon na nag-iwan pa ng listahan ng mga lalaking humalay sa kanya at ang mismong agency na nagbenta sa kanya sa mga ito. Ang magkakatulad na kasong ito ay parehong hindi nagkaroon ng maayos na resulta dahil na rin ang sangkot sa mga ito ay malalaking tao. Ang imbestigasyon sa kasong ito ay nagpapatuloy pa rin dahil alam ng mga otoridad na marami pa nga silang matutuklasan, lalo na't karamihan sa mga opisyal na naaresto ay napawalang sala dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya. Ayon naman sa mga media outlet, ang mga nasangkot na K-pop idol at celebrities sa kasong ito ay ginamit lamang upang pagtakpan ang mas malalaking tao na nasa likod ng malawakang krimen na matagal na ngang nangyayari bago pa maitayo ang Burning Sun Club. Samantala, nang lumabas ang balita tungkol sa mga sikat na K-pop artists, naging magkahalo ang reaksyon ng mga K-pop fans. Sa katunayan, ilan pa nga raw sa kanila ay patuloy na naniniwala sa kanilang mga idol at ipinagtatanggol pa rin sila sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanila. May mga nagalit pa nga sa mga biktimang naglakas loob na ilabas sa social media ang kanilang karanasan at kung ano-ano pang masasamang salita ang binitawan ng mga fans na ito laban sa mga biktima. Pero mas marami naman ang dating tagahanga ang tuluyan nangang tumalikod sa kanilang mga idolo dahil hindi nila masikmura ang mga krimen na ginawa ng mga kalalakihan na minsan nilang inidolo. Shout out po sa aking mga masugid na manunood. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa araw na ito, help me to like at pa-subscribe na rin sa mga bago sa aking channel. Huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myla's Crime Stories.